I feel like I'm a mess right now. Sup fam, Vince here and welcome back to Axel and Chill. As you can see, wala akong kaayos-ayos ngayon. By the time na mapapanood nyo tong video na to, tapos na yung sinasabi kong pagpapahinga. For those people who truly follow me on all my social media accounts, alam nyo, and nagpost ako ng Instagram story, sabi ko doon na I'll be resting for a few days to a week or two, and ito na yung moment na yun. Hindi ko alam kung ilang minutes sa abutin tong video na to, pero I wanna take this time to unwind, to relax. Siguro yung iba sa inyo iniisip na, eh bakit nag-vlog ka? Gusto mo pala mag-relax. There are things kasi na parang naging routine na sa akin, naging habit ko na, nakasanayan ko nang gawin, and isa yung pag-vlog dun. If you guys can relate to me, and if you wanna hear my story, samahan niyo ako mag-unwind, mag-relax. Try natin gawin yung makeup as a therapy dito sa stress na nararamdaman ko ngayon. If you guys are with me, let's glow. Sabi ko nga kanina, I feel like I'm a total mess right now. Meron na akong balbas, meron na akong bigote. So yung unang gagawin natin is tatanggalin natin lahat to. So yun nga, sabi ko kanina, bakit ako nagvo-vlog? Kung nasa stress ako, sa mga nakakapanood sa akin, alam nyo na since sinimulan natin tong XO and Chill, kumagawa na tayo ng daily vlogs, GloFam. And wala naman akong pinagsisisihan doon kasi sobrang naging productive talaga ako. Napush ko yung sarili ko sa limits ko. I realized na kaya ko naman pala yung daily vlogs, bakit ngayon ko lang ginagawa? Pero alam mo yon, kahit na gaano ka ka-strong, kahit gaano ka ka-motivated, darating at darating ka dun sa point na mapapagod ka, yung hindi mo na alam yung gagawin mo, mapapanghinaan ka ng loob. Hindi ko alam, pero siguro na napakadaming factors kung bakit ko naisipan mag-pause, mag-stop, mag-take ng break. As in, napakadaming factors. Hindi ko alam kung napapansin nyo sa skin ko ngayon, pero hindi masyadong maganda yung condition ng aking skin. Kakaroon ako ng pimples dito, meron akong pimple dito sa ilong, meron akong pimple dito, dalawa pa nga sila eh. Gusto ko lang mag-unwind talaga ngayon. Sabi nung mga ibang tao, ang makeup daw ay therapy. Kaso iba kasi talaga yung timpla ko. Minsan, para sa akin, hindi siya therapy. Minsan, para sa akin, therapy siya. Alam mo yun, there are times na nag-try ako na mag-makeup tapos wala ako sa mood o kaya meron akong problema. Sobrang pangit talaga nung kinakalabasan kasi una, nagre-reflect sa skin ko. Parang feeling ko hindi okay yung skin ko, o kaya minsan tinatry kong gumawa ng eyeshadow looks kahit ganong ka-creative yung gawin ko, parang hindi ko siya ma-execute ng maayos. Yun yung parang thing ko kapag nagme-makeup ako nang wala sa mood. Pero ngayon, parang gusto ko talaga gamitin yung makeup as a therapy. Itatry ko at itry ko ulit. Kita nyo naman, napakaputla ko. Maglagay tayo nitong, o diba, ang ironic, Color at Cosmetics Color Tint in the shade Emma. Alam nyo, GloFam, kahit hindi tayo natanggap sa Color at Click, o diba, na-research ko pa yung pag-pronounce nun. Akala ko dati click yung pag-pronounce. Tinignan ko sa Google, sabi click, parang long E. Kahit di tayo natanggap dun, sobrang thankful ko pa rin sa inyo kasi nakita ko yung suporta nyo sa akin. Parang nakita ko kung gano'n yung ka-love yung brand. Kasi like 400 plus talaga yung nag-like nung picture ko sa audition ko sa Colorate Cosmetics. Sobrang dami talaga. And grabe, sobrang thankful ko dun. Kaya ko rin naisip na ilabas as my last vlog yung Colorate Cosmetics giveaway natin kasi alam kong maraming sa inyo yung may gusto nun. So dito sa pag-rest ko na to, di ako nag-check ng Facebook, di ako nag-check ng Messenger. Ang ginagawa ko lang is nag-check lang ako ng Instagram. Actually, dapat di nga rin ako mag-check. Kaso nga lang, syempre, mayroong mga nag-repost ng mga IG story para sa Colorate Cosmetics giveaway natin and kailangan ko i-repost yun. Kasi diba, important nilang gumawa ng IG story tapos di ko re-repost. Mag-prime tayo ng face. I'm using the Sparkle Cosmetics Face Mattifying Primer. So dito sa break kong to, ang pinaka-ginagawa ko lang is nanonood ako ng movie, nanonood ako ng YouTube videos na nakakatawa, nanonood ako ng mga relaxing, satisfying videos. Alam mo, yung pinaka-pinapanood ko talaga sa YouTube is about slime. As in literal, sobrang nare-relax ako pag nakakakita ako ng slime. Mag-foundation na tayo. I'm using the Maybelline York Fit Me Foundation in the shade 228 or Soft 10. Baka iisipin ng maraming tao na siguro about the quarantine kaya ako nasa-stress out.
Wala na ba siyang laman? Ayun, meron pa pala siyang laman. To be honest, Glofem, I don't think na it's about the quarantine. Kasi kahit naman nung walang quarantine, nandito lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako mahilig lumabas. Hindi ako mahilig gumalagala. Nagkakaroon ako ng pimples dito. Feeling ko sa face mask siya. Hindi ko alam kung bakit. Eh, hindi naman ako madalas na face mask. O kung siguro iisipin ko, siguro dahil sa stress din. Factor din kasi yun pag nagkakapimple ako. Pagramdam ko na sobrang stressed ko, as in nagkakapimple talaga ako. So bakit nga ba ako nasi-stress? Alam nyo, Glofem, nung sinimulan ko nga tong EXO Windchill, hindi ko na nga pinapansin na mapiso-piso yung views natin, like 30 views, 50 views. Parang wala na nga sa akin yun eh. Hindi ko talaga pinapakailaman kung ilan yung nag-view ng aking vlog. Dahil sobrang naniniwala talaga ako na hanggat merong isang nanonood sa'yo, ipagpatuloy mo lang ng ipagpatuloy. Simula nung sinimulan ko tong EXO Windchill, naging routine ko na yung mag-vlog ako within the day, tapos irerektang edit ko siya, gagawin ko ng thumbnail, i-upload ko sa YouTube. Nagkaroon ako ng napakadaming pondo para sa vlogs ko dito sa EXO Windchill. Like, advance ako 4 days. So, kunya nangyari na papanood mo tong vlog na to, meron akong nakareserba pa na 3 vlogs or 4 na vlogs or 5 vlogs bago tong mismong araw na to. Sobrang kampante ko nun until sa nagkatambak-tambak yung trabaho ko. There were a lot of things na I needed to do. May mga kailangan ako i-prioritize. Inuna ko yun. Hanggat sa umabot sa point na parang naubos na yung pondo ko tapos wala na akong mai-upload. So parang nagsimula akong panghinaan ng loob. Like ako kasi yung tao na ayaw kong nagka-cram sa mga ginagawa kong trabaho. Ayoko nagmamadali, like yung pa-vlog ako today tapos bukas na agad yung upload. Sobrang napapressure talaga ako nun. By the way, gamit ko tong L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer in the shade Amber. Ang nangyari, natambakan ako ng trabaho, napabayaan ko yung pag-vlog ko, hindi ako nakaka-film. One more thing pala na ginagawa ko, Glofem, and gusto ko ring malaman yun na kapag wala talaga ako sa mood, hindi ako nag-film kasi pakiramdam ko nagre-reflect siya dun sa vlogs ko. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero pag pinapanood ko ulit yung mga vlogs ko, as in nakikita ko talaga na ay shit, wala ako sa mood dito, promise. Like iniisip ko na ano pang pinagdadaanan ko dito at ganito yung mood ko. Pwedeng hindi nyo mapansin pero ako sobrang halata ko yun kasi alam ko talaga yung energy ko kapag nagbo-vlog ako. So yun nga, natambakan ako tapos dumating sa point na parang iisang peraso na lang yun natitira kong pondo na vlog. Feeling ko lahat ng nangyari sa akin that day is like a flop. Flop, parang wala, ano, epic fail, parang ganun. Nung nape-pressure na ako noon, dun simula nag-sync in sa akin lahat ng mga bagay na hindi ko pinapansin noon. Yung parang pag-upload ko ng vlog na yon, 32 views lang yung max, ilang oras na, walang nangyayari. Habi ko, shocks, flop siya. As in, wala. Ito pa yung weird dun, meron ako mga vlogs na sobra kong ine-effortan pero nagiging flop. At meron ako mga vlogs na as in, puchu talaga, walang kakwenta-kwenta pero yun pa yung pinapanood ng tao. So, hindi ko mag-gets yung nangyayari dun sa mga vlogs ko, like ano bang, paano ko ba siya titimplahin? That same day na pinost ko yung vlog na yon na nag-flop, nag-post ako sa Instagram ng picture na pinaghirapan ko talagang i-shoot, like pinaghirapan ko talaga siyang i-shoot. Tapos ang nangyari, flop din yung Instagram post ko na yon. I think hindi pa ata umabot ng 10 likes yon or 10 hearts. So sabi ko, oh my god, another flop. That same day, tinry kong kumuha ng deed of sale para dito sa binibenta kong motor kasi meron akong motor, binibenta ko siya, may nakabili na, and kukuha na ako ng deed of sale. And yes, flop din yun. As in, literal, hindi ako nakakuha. So, parang feeling ko, the entire day, puro epic fail yung pinagagawa ko. Dun talaga, literal, as in, feeling ko down ako. By the way, Glofem, pasensya na pala kung dito ko sinishare to. Kasi, like, oo, nakakausap ko yung mga admins ko, yung mga friends ko sa Glofem, na-advise nila ako. Pero iba pa rin kasi yung parang nasasabi ko siya verbally. Another weird thing about me pala. Sa sobra sigurong dami ko nang nagawang vlog. Siguro naman alam na alam nyo na kasi napakarami ko talaga mag-vlog. Nga pala, Glofem, ginagamit ko tong Sparkle Cosmetics Loose Powder in the shade 02 and itong 01. Ito yung 01 una natin ginamit, 02 na. Iba na kasi yung tingin ko dun sa camera, parang feeling ko, kausap ko talaga yung Glofem. Like yung pag tumitingin ako sa camera, hindi ko iniisip na, ay, kausap ko yung camera or parang, ay, ako lang mag-isa nandito sa kwarto. Pakiramdam ko kasi kausap ko kayo. As in, literal na kausap ko kayo. And nakakagaan ng loob ko yun. As in, pakiramdam ko meron akong kausap na kaibigan. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Kaya, eto, kinakausap ko kayo. Gamitin natin itong Vice Cosmetics Dual Finish Foundation in the shade Morena. So, yun nga, nung nangyari yung
epic fail na araw na yun. Sobrang dami kong na-realize na maraming negative things. Like, hindi ko maiwasan maging pessimistic. Pessimistic is para kang negative yung mga thoughts mo, antonym siya or opposite siya ng optimistic. Hindi ko maiwasan talaga. As in, literal, kinakain ako ng negativity sa utak ko. Parang iniisip ko na worth it pa ba tong ginagawa ko? Happy ba akong ginagawa ko to? Kaya ko pa ba? Alam mo yung pinaka thought lang na tumatakbo dun sa utak ko the past few days. Actually, day one pa nga lang ngayon eh. Kahapon lang ako pinakasimulang nakapagpahinga. Gamit ko pala tong Miniso 3-in-1 Angled Eyebrow Pencil in the shade gray. Yung pinakaunang naisip ko nung nilalaman ako ng negativity sa utak ko, sa thoughts ko, naisip ko na, ay, alam mo ba, kahit konti lang yung views ko, kahit sabihin natin na 30 views lang yan, meron at merong mga taong naniniwala sa akin. Alam nyo ba, Glowfam, kaya ako naka-premiere araw-araw. Kasi gusto ko makita yung mga taong talagang inaabangan yung vlogs ko, sumusuporta talaga sa akin. Sobrang tumataba talaga yung puso ko. Parang na-overwhelm ako ng kasiyahan kapag nakikita ko yung mga taong nagchat-chat na, "Hi, Daddy Vince! Wow, can't wait for the vlog." Parang nakakatuwa na andyan pa rin sila kahit na, alam mo yun, hindi ka naman sikat, hindi mo naman sila kilala, wala ka namang ginawa para baguhin yung buhay nila. Alam mo yun, pero parang hindi sila nawala. Parang nandun lang talaga sila. Nanonood sila araw-araw. And sobrang na-appreciate yun, promise. Alam mo, pag nakikita ko yung mga nanonood ng premiere ko, like, nakikita ko na mayroong 5, 3, 6, alam nyo kung sino kayo, and tumatatak ko yun sa puso ko. Hindi ko makakalimutan yung mga pangalan nyo. Isa pang laging nakakapagpataba ng puso ko pag nagbabasa ako ng mga stories nyo sa Instagram, pag sinasabi nyo na napakaganda ng mga reviews ko, napaka-informative. Alam mo yun, na parang meron palang mga taong nakaka-appreciate ng effort. Meron palang mga taong laging nandyan para sa'yo, papanoorin at papanoorin yung vlogs mo. Sobrang na-appreciate kayo na nandyan kayo, promise. Kasi totoo eh, nawawalan talaga ako ng gana. Pero alam mo yun, pag nababasa ko yun, pag nakikita ko kayo, sobrang nakakagaan ng loob, nakakataba ng puso. Aside sa mga Glowfam members na palaging sumusuporta sa akin, gusto ko nang talagang pasalamatan, i-take yung time na to na pasalamatan yung mga moderators ko sa Glowfam community ko, na lagi kayong nandyan para sa akin. Lagi nyong nire-remind sa akin na ako yung nagmo-motivate sa inyo, ako yung inspiration nyo. Wala kayong idea kung gaano yun nagme-mean sa akin eh. Feeling ko nandun ako sa point na parang wala naman akong sense, wala akong silbe, walang katuturan tong ginagawa ko. Pero pag naririnig ko yung mga storya nyo, pag na sinasabi nyo sa akin na namomotivate ko kayo, sobrang bumabalik yung moral ko na parang, ay, gusto ko ulit mag-film kasi meron pala akong taong namomotivate. Buti na lang waterproof yung powder natin. Yung mga moderators ko sa Glowfam, walang bayad yan. Chinecheck nila yung 2 GC namin, Glowfam Facebook page, chinecheck nila yung Pinoy Makeup Babes, chinecheck nila yung Glowfam Instagram. And yung pinaka nakaka-proud lang sa kanila is nakikita ko silang nag-i-improve. Nakikita ko sila na ine-effortan talaga nila. Pag mayroon silang post na nakikita ko na, ay, ang galing, ay, ang ganda na ng pag-post niya, nakikita ko talaga yung improvement. It makes me proud dahil alam kong nakatulong ako dun sa progress nila, sa growth nila. Nakaka-proud na part ako nun. Alam niyo na sobrang inspired talaga ako kay Leticia. Sobrang hanga ako sa kanya kasi siya talaga yung nag-motivate sa akin na makapag-daily vlogs talaga ako. As in literal, sabi niya sa akin sa Instagram na sipagan ko lang daw. By the way, gamit natin tong Vice Cosmetics Aura Contour in the shade for sure. Huwag daw ako mapapagod, sipagan ko lang daw, meron papatunguhan to in the future. Para kasing I felt bad na parang feeling ko na letdown ko si Leticia dun. Pero grabe kasi talaga, sobrang super duper inspired ako sa sipag niya, sa determination niya, sa lahat ng ginagawa niya. Mahirap mag-isip ng content, lalo na pag araw-araw mong ginagawa. Actually, very timely kasi nung araw na yon, I was feeling really, really down. Merong post sa Facebook si Kenny Manalad. Sabi niya dito, "It's okay to be tired. Don't feel guilty about it. You're not expected to have infinite energy." Nung nakita ko yung post ni Kenny na yon, parang, oh my God, parang sign ba to na kailangan ko talaga ng break muna, ng pause muna, ng time out. Actually, sinend ko sa kanya yung picture na yun. Hindi
naman siya nakapag-reply. Alam naman si Maren Kenny, busy palagi. Pero yung picture na yun na nakita ko, sobrang pinakakailangan ko yun. Parang yun na yung pinakahinihintay kong sign para i-take tong break na to. Sana hindi nyo ako i-judge na break ako, na pinapanood nyo tong video na to. Totoo pala na nakaka-relax na mag-makeup para siyang therapy, para siyang short escape. Hindi ko na kasi alam kung ano pang gagawin ko eh. Ito na lang yung parang time out ko sa sarili ko. Wala talaga akong ginagawa to cope up with stress, kundi manood lang ng mga nakakatawa at nakaka-relax na video. Kung meron kayong mga things na tingin nyong pwede kong gawin, or kayo ba, paano ba kayo nag-cope up with stress, please let me know, send help, comment below. Bago pala tayo mag-proceed, magbukas muna tayo ng mga package na natanggap ko sa mail noong mga nakarang araw. Kasi nga, di ba, wala ako sa mood na buksan siya, so ngayon bubuksan natin to sabay-sabay. So itong unang package na natanggap ko, binili ko to sa Shopee, galing to sa The Tea Source. Tea Source meaning like bentaha ng tsaa. So bumili ako nitong, ayan, galing natin siya sa bubble wrap. Ano siya? Golden Edge Rosebud. So basically para siyang dried rose na maliliit. Hindi ko to iinumin though mahilig ako sa rose flavor ng mga tsaa-tsaa, cake, kahit anong rose flavor na pagkain, mahilig talaga ako doon. Gagamitin ko to for the photo shoot para sa aking mga upcoming product shots. I think makikita niyo na yon by now na nakikita niyo tong vlog na to. The next package that we have is from The Good Price Shop sa Shopee din. Ito binili ko to dahil sa isa sa mga Facebook friends ko. Shout out to John Cinco. Thank you for recommending this eyeshadow base. Alam ko sure ako eyeshadow base to. Kasi if you guys know John Cinco, sobrang pasabog talaga yung mga looks niya and sobrang ganda ng mga eyeshadow niya. So I asked him kung anong klaseng base yung ginagamit niya and he recommended this one. Esakto, naka-sale siya sa Shopee, so binili ko na. Ang hirap niya buksan, girl! Ayan, sirain na natin siya at last. So bumili na ako ng dalawa. Ito yung Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Isa lang yung kulay niya, so I hope maging maganda siya kasi ang rinig ko maganda daw to. So ito, try natin to in the future. And last but not the least, meron akong binili galing sa Shopee. Ayoko siya gupitin, baka mamaya magupit ko yung mismong product. So sisirain na lang natin tong pack. Ayan. Ito siya, isa siyang napakaliit na device. Ang device na to is actually control to sa aking Nikon na DSLR. If you wanna remotely control yung shutter button or yung parang pang picture, ikiklik mo lang para hindi na ako magpapa-photoshoot sa kapatid ko kapag kailangan ko ng mga shoots. So ako na lang, yeah, press ko lang to, tapos magpo-focus siya and magka-capture siya ng image. I'm using the EB Advanced Face Trio in the shade Fig Trio. Gagamitin natin tong blush na to for the meantime. I also wanted to take this opportunity to thank the brands who really trust me. Salamat talaga. As in, I have no words para i-express kung gaano ako ka-grateful, kung gaano ako ka-thankful na nagtitiwala kayo sa akin. To start with, Lana PH. Sobra talaga. Like, Lana PH, pinakaunang PR package ko, everything. Sister company ng Lana PH, Ming PH, thank you so much. Maraming salamat. Riza Lana, the CEO and founder of Lana PH, Ming PH, and La Cat Cafe, thank you so much. Maraming salamat. Of course, hindi mawawala ang Glam Skin Manila. Alam nyo naman, napakarami ko ng vlogs, napakarami kong post about Glam Skin Manila. Sobrang from the start, like simula 700 subscribers, sinusuportahan ako ng Glam Skin Manila. Ilan na tayo ngayon? Magti 3,300 na tayo. And nandyan pa rin yung Glam Skin Manila para sa akin. Miss Anthem Prosa, maraming salamat. The brand owner of Glam Skin Manila. Like yung products na natanggap ko from Glam Skin Manila is over thousands and thousands and thousands worth of products. Sobrang dami talaga. And grabe yung suporta nila sa akin from then until now. Until in the future pa, walang katapusan to. For highlighter, we are using the EB Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Next brand na super duper bait din sa akin is Cilios M&L. As in, parang tropa talaga yung brand. Rachel, thank you so much for your love and support. Alam mo na, love kita. I got you, girl. Promise. It's so different kasi when you build a relationship with a brand, it's not like parang tumatanggap ka lang ng PR.
far. Sa Cilios kasi and sa Glamskin and sa Lana PH, meron na akong na-build na relationship, like friendship talaga with the brand owner. So, nabibuild yung trust, nabibuild yung friendship. And I think I could say that it's over and beyond just the partnership that I have with the brands. It's not just a partnership. Meron talagang literal friendship na na-develop, promise. I also want to thank the smaller local brands who trusted me. Sweet Art by Red, Queen Sam Cosmetics, Tala Cosmetics, Sweet Art by Red, kay Red who sent me lip tints, contact lenses. Thank you so much. I want to thank Queen Sam Cosmetics who sent me loads and loads and loads and loads of lip products. Eliza, thank you so much for sending those products. Sobrang nakakataba ng puso. I want to thank my Tala family. I'm really looking forward to trying your products out. I want to give a special shout out to Crystal, the brand owner of Tala. Thank you so much for letting me be part of your growing family. Sobrang proud ako sa'yo. Crystal is, by the way, a member of Glow Fam. Also, Eliza and Red. So, thank you so much. One more brand na sobra rin magpadala ng product sa akin is Sparkle Cosmetics. Miss Lalaine, thank you so much if you're watching this. I wanted to announce something about Sparkle Cosmetics, but for now, it's still very confidential. So, pero sobrang sure ako it's something to be excited about. For the big brands who trusted me, Maybelline New York, thank you so much for always supporting me no matter what. I think Maybelline yung biggest brand ko ever. Kasi diba, if I'm not mistaken, international brand na yung Maybelline. Hindi lang siya basta local brand. So thank you so much, Maybelline New York family. Thank you for having me. I also wanna thank Squad Cosmetics. Alam nyo naman na pinadala nila tayo dati ng napakaraming multi-purpose mousse cream and yung palagi kong ginagamit na favorite kong blush, yung Cheek to Cheek Duo. Thank you so much, Squad Cosmetics family. I also wanna thank Detail Makeover family. Thank you for having me. They sent me a lot of items recently and sobrang grateful ko talaga. By the way, those items you're gonna see in the next few vlogs, I think you already saw that for those who follow me on Instagram. Nagawa ko ng mini unboxing sa Instagram. But then I'll do another unboxing of the Detail Makeover products that I got sa mga next few vlogs natin. I also wanna thank Mermaid Island PH for all the love and support mga mermaids and captains ko dyan. Thank you so much. Special shout out to Bianca from Mermaid Island M&L. Thank you for always being there for me. And last but not the least, to the most recent brand na nagtiwala sa akin, Vanidoso. Vanidoso is makeup made for Metro men. But then again, it's not exclusive to just Metro men because it can also be used by women or ng kahit anong gender. So Freddie, thank you so much for trusting me with Vanidoso. Really appreciate it. Alam mo, iniisip ko kung meron pa akong mga brand na na-miss kasi nakakahiya pag di ko sila nabanggit. Meron pa palang isang brand, kaso parating pa lang siya, Moonlight Cosmetics or Moonlit Cosmetics ata siya. So I'm really looking forward to trying out your products. Sobra talaga. I'm done with my entire face. I'm just gonna set it with a Luxe Organics Rose Water Glow Mist. Dahil gusto ko nga talaga ma-relax today. Yun lang, Glow Fam. Alam ko na medyo parang roller coaster yung kwento ko sa inyo ngayon kasi kahit ako hindi ko rin maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Ganun yung stress level ko ngayon. Pero I really hope na you understand and I wanna know kung ako lang ba talaga yung ganito or do you guys experience the same thing once in your life? If you did, please let me know. Comment down below. Share your stories. How do you cope up with stress? What do you guys do if you're in this type of situation? Sobrang ma-appreciate ko talaga. And I have nothing else to say but thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa vlogs ko, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga manonood pa. If you're a new subscriber, pasensya na kung ito pa yung pinakaunang vlog na napanood mo sa akin. Pero promise ko sa'yo, marami pa tayong napakagagandang content in the future. Babalik na ulit tayo sa motivated na Vince, sa Vince na palaban, sa Vince na maganda mag-review. Lahat gagawin ko para mapasaya kayo and ma-entertain kayo. So again, Glow Fam, thank you so much for listening to my story. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I love you guys so much. I really mean it. As in, galing talaga sa puso ko. XXO Glow Fam, and I'll see you on the next one.